morning, guys. This is our first official travel alone. Yung kaming dalawa lang ni Jeloy. Today, we are going to the farm and medyo kinakabahan ako ngayon dahil merong nasal swab pa kasi. Kasi bago ka makapasok, kailangan makapasa ka sa nasal swab. And kinakabahan ako sa dalawang bagay. Alam yung kinakabahan ako kasi una, masakit daw yun, sabi nila. And pangalawa, hindi ko alam kung magpa-positive ako, negative. Pero hopefully, negative. Pero sa ngayon, haya, nakapak na yung mga gamit natin. And ako ay magtitimpla ng kape. Pero ice coffee lang ang gagawin ko. Ito yung dadalhin ko kasi ito yung nakakalaps na button. Nakakakaba, diba? Kasi first time kung magpapa-swab. Pero si Jeloy, nakatry na siya. Kasi diba nung nag-Japan, naalala nyo na nagkaroon siya na influenza. Nakatry siya ng swab. And natakot ako kasi literal na nandito yung Japanese na doktor, nandito si Jeloy. Yung parang nakita ko yung naka-side view nila. Tapos kita ko kung gaano kalalim na ipasok talaga yung parang pang-swab sa ilong ni Jeloy. And nare-replay yun sa utak ko. Nakakakaba mga sis. Alam nyo yung i-expect ninyo, kaya mas lalo kayong kinakabahan. Minsan mas magandang hindi mo na lang alam eh. Para hindi mo iniisip-isip kung anong gagawin. Pero ganyan talaga, ganyan ang new normal. Even sa mga work naman ng mga tao, they get regular testing para alam nila kung sino nga hanap sa mga clients sila, customers, even I think the farm. Doon nga pala tayo pupunta today. Hala, tinanggal ko na nga pala yung saksak nitong aking coffee machine. Wait lang. Kapag-delayed na ako, and tinanggal ko na nga yung mga saksak ng mga appliances. And bago kami umalis, katulad pag pumupunta kami sa Batangas, I do not forget na ipaalala sa lahat. Marami man kami aalis o kami ni Jeloy, natanggalin lahat ng plug dahil syempre, wala ka dito, wala magbabantay. For safety purposes. Again, suno, ganyan. Lumabusan. Excited ako, natakot ako, pero gusto ko pumunta so kailangan siyang gawin. Mabilis lang na coffee shop ito. Tapos nag-release sa start kasi nito, mag-release muna siya. Munti ko na agad mailagay ito dito. And mas lalo ako na-excite kasi kasama namin si Loki. Kasi pet friendly sa kanila. Pwede ka magsama ng aso. Parang may minimal sa 700 ata per night. Overnight lang kami. And then guys, tomorrow kasi, kaya din kami dun magmumula. Kasi the next day, after na overnight sa the farm, diretso na kami sa food tasting. Wala pa kaming specific date to be honest ng wedding kasi nga syempre hinihintay namin yung guidelines para mairaos namin yung wedding nang sumusunod kami sa safety protocols na sinet by the local government. Pero kailangan na namin mamili ng mga kung anik-anik, mga suppliers para at least, diba, pag meron na kami specific date, ready to go. Ayan na siya ang ice na nilagyan ng kaunting kape. Gusto ko talaga maraming ice. Pero huwag kayo, prepared ako dahil alam nyo na may kasama ko, hindi kumakain ng gulay and kumakain siya ng seafood pero mapili si Jeloy sa seafood. Tinadjust kasi sa amin yung kasama namin na pag may kasamang bata na hindi kumakain ng gulay or fish, magdala ka ng pwede mo ipakain sa kanila. Pakita ko sa inyo kung anong laman nitong isang bag ko ah. So, ang laman ng mga bag kong dala, ito, this is actually a new bag. Hindi ko pala naipakita tong bag na to. I bought this sa LV Greenbelt and itong bag na to medyo mahirap siyang kuhanin kasi maraming may gusto sa kanya but it's very basic. Para siya yung level up ni Neverfull na LV. I've had it before si Neverfull pero binenta ko din nung nagpapalit ako ng aking collection and ayan, sa LV Greenbelt ko ito nakuha. Ilalagay ko yung number ni Modi dito sa screen and ni Randy kung gusto nyo magpatingin ng mga bags. Message lang sila. Very accommodating yung mga yun. Hindi sila nakaka-intimidate, promise. So, ang laman nito, yung mga damit, tapos mga towels, pangligo, everything na pampalit, nandito siya. And nag-prepare ako ng isang bag pa dahil nga nasabihan ako about the food. And ito, ilalagay ni Jeloy sa bag niya. Ito yung mga toiletries. Ilagay ko lang sa Ziploc kasi hindi kasha doon sa toiletry bag ko na isa. The usual toiletries, I have si Bentonite. Ito yung ginagamit namin ngayon. And honestly, nagamit na namin to. Buti na lang, inilagay ko lang dun sa caddy, sa shower caddy, yung aming lagayan niya para pwede ko pa siyang i-take out kung aalis ko may travel. Ayan. So, this is what we're using. Lux Organics Cloud Soap ang pangalan niya. And of course, wait lang, pakita ko to sa inyo. The shampoo that I'm using na feeling ko ang bilis talaga makahaba ng buhok is this one in castor oil. And si castor oil kasi parang kilala siya dahil pampahaba daw ng lashes. Dun siya nauso dati, diba? But this is the Lux Organics Premium Keratin Shampoo in Castor Oil. And my new favorite dun sa kanilang keratin line, si Manuka Honey. Nag-send kasi sila nung full range na nila kasi bigla siyang dumami. As in, dumami yung variants. Nagkaroon ng bigger bottles, better packaging, lesser waste for the environment. And
And this is what I've been using. Ayan. Manuka honey na keratin treatment for rich and deep moisture. And my Betadine na feminine wash. Ayan. Yun lang ang dala-dala ko dito. Next bag. First and foremost, since nag-vlog tayo, dala ko yung mga batteries, mga chargers na nandito rin sa Ziploc. And we use reuse our Ziploc. Kaya lagi kami may nakastore dyan. And then food, mga CZ. Ay, wait lang. Bago pala mag-proceed sa food, papakita ko yung vitamins na ito na lang muna yung tinitake ko for now. Kasi hindi ko alam kung bakit ako nasusuka sa Conzays. Kahit busog ako, nasusuka pa rin ako. I do not know why. So, I'm only taking the vitamin C1. Ayan, si Puritan C 500 milligrams. I'll be putting the link in the info box below. And pahirapan kasi ngayon mga sis na bumili ng vitamin C. Alam nyo yan. So, when you stick to a brand, tapos pagbalik mo sa Watson's o sa Mercury, lagi silang wala. So, palipat-lipat ka ng brand. Ito, lagi ako nakakakuha ng stock nito. Walang problema sa kanya. So, ito ang aming tinitake dito sa household. And of course, may metformin, pre-diabetic, ayan. And of course, nagdala rin ako ng tig-dalawang shots ng love supplements, mga CZ. So, ito si Superfood and itong dalawa si Beauty. Tag-isa kami ni Jello. Nakapag-take na kami today on an empty stomach and then tomorrow, kaya ito lang ang dala-dala ko. Tapos, mga food na ito, like Chips Ahoy. Tapos, oy, may dala kami dilata kay Dodi, ah. Don't judge us. We feed him human food. Corn beef, mga sis, dahil baka walang kainin si Dodi doon. Dalawang corn beef. Tapos, Lays. Tapos, dalawang yan. Field trip, sis. Dalawang cup noodles. Ano tawag dito? Lakami Bulalo and Lakami Labas Bat Choy. And my pickles. Kasi konti na lang to. Mauubos ko na rin yan. Partner dito kay Lays. Favorite ko. Lays and pickles. And ito, bawas na to. Nissin Wafer Choco. Na-favorito. Na-favorito namin ni Zeloy. And ito na talaga. Super last. Pinadalan ako ni Riglis Double Mint. And this is so far good tasting. Alam niyo yung mint na hindi nakakasunog ng bibig. Na swabe lang siya. Tapos, ang sarap nung lasa niya. Hindi siya sobrang matamis. Pakita ko sa inyo, ah. Pinadala kasi sa amin to. Tapos, alam nyo, si J-Lo, grabe ka, o-open ko lang ng isang ganito, mga CZ. OMG. Pagtingin ko, dahil nilagay ko sa sasakyan, di ba? Usually ako mga dalawa o apat, dami ko rin mag-meet. My God, pagtingin ko, wala na siyang laman. Alam yung pag-open mo, halo, wala na siyang laman. Naubos na ni J-Lo. Uy, tapos yung aking mga skincare na nandito sa loob, which I won't be showing dahil medyo mahirap siyang pagsiksikin. Tapos, charger, yun lang. Nakakaloka mga sis. Pag-open ko talaga nung double mint namin. Reduce double mint. Hindi expect ako na may makikita pa ako. Sabi ni Jelly, ang sarap daw. Dati kasi, mentos kami. Paborito talaga namin din mentos. And we found a new favorite. Sobrang punong-punong. Para may batang mag-trip kasi. Vitamins. Parang hindi ko siya naibalik na maayos at hindi ko nagawa na kustisya yung pagbabalik ko. Anyway, ayan. Yun ang dala-dala ko na bag. Inisip ko nga kung ilalagay ko na lang sa travel bag kasi parang kawawa naman yung bag na. But these two bags, ito yung dadalahin ko. Tapos, itong aming toiletry ilalagay ko sa bag ni Jelly. Dada doon siya ng backpack. Pagkuha mo dyan! Napalungan naman si Toji. Kasama ko ngayon, ha? Pero ayan, maayos yan para alam nyo, pagbalik natin, maganda yung babalikan. Alam nyo mga sis, isa sa napansin ko sa sarili ko, nung bumukod kami ni Jello, mas organized ako kahit paano. Hindi naman super organized katulad nung iba, pero alam nyo yung parang gusto ko bago umalis, maayos yung pwesto ng mga gamit, para pagbalik nyo, maayos yung dadatnya ninyo. Kasi syempre, balik nyo, pagod na kayo, tapos madadatnya nyo pa kalat. Yun yung mga isa sa napansin ko. Iba talaga pagka ikaw na yung mismong naglilinis, mas alam nyo yun. Ganun talaga daw kasi yun. Oh my God, inaayos na. May makulit. Dodi! Makulit-kulit mo! Sinecheck lang po niya kung ano mga food na dala. Ay, naku, walang pakin. Inapakan lang lahat. Yan na, checking. Okay, done. Mas marami pa siyang dala sa akin, so magpapalit ako ng mas malaking bag. Diyos ko, Lord. Ililipat ko na lang to dito para ma-accommodate yung mga toiletries namin. Sa akin nila ilalagay lang. Kain muna kami. Dito na kami sa may S-Lex. Pupus, katam ka na! Hindi pa namin maayos ng maayos yung likod. Ang hirap. Dodi! Yung nag-drive-thru kami sa McDonald's para kay Dodi. Pero sa amin ni Jello, tumay kami. Shit, nakakamiss to. Ilan binili mo? Tatlo pa. Nililiyado pa tayo. Nakakamiss. Pakita ko sa inyo, hindi nyo mamiss to ah. Shit, somay rice. Somay? Ilang rice eh, pero somay. Nakakamiss to! Sarap. Master, ano pala nga pa to? Hindi, somay house to. Nuggets si Dodi.
Nung college tanda ako, pag gutom na ako, tapos konti na lang yung oras ko bago magklase. So, may rice. Tsaka sa LRT, Jeloy. Direkto, nung bago pa yung, bagong tayo pa lang yung ano doon, so my house. Lakas nun eh, no? Sobra. Kailangan mong pumila. I mean, may second and third layer ng tao. Ayaw mo ko kung nandun pa yun ngayon. Kumakain ka din ba doon? Ano yung pagod na pagod lang naman ako lagi. Pagod na, ako mga hanggang second year. First year lang ata ako nag-commute, tapos second year, nadala na ako ng sasakyan. Ang hirap din kasi mag-commute. Tapos third year, Marie Kondo, doon malapit sa school. Doon ako nag-stay. Ako naman, hindi naman ako binibila na dali ng kotse. Tapos, kung bilhan man ako, hindi ko rin magagamit na ginto yung parking sa Lasal. Ang hirap kaya mag-park doon. Doon pupunta ako doon. Tsaka ginto ang mahal. Paano lang baon ko doon? Actually guys, breakfast na namin to. Yung kahit anong mamahal ng mga siomay sa iba, pero masaya ka na dito sa siomay house. Tapos sumunod na yung master siomay, di ba? Pero parang siomay house ata talaga yung una. Hindi ko trip master siomay, pero ang daming may gusto doon. Mga bata. Kasi na mama na gusto nila yun eh. Matamis-tamis kasi siya. Ako kasi siomay house talaga. Ako siomay house din ako. Kasi sa amin dito sina Sir Jeff of La Belfet kasi kakapunta lang din nila actually para pangalawang beses na ata nila ngayong pandemic and nasa harapan namin sila. Tapos yun nga pala sa mga pupunta dito sira yung bridge somewhere malapit ata doon. So ang ginawa namin, ang pinook muna namin is si Stonyhurst International School and pagkadating namin sa Stonyhurst saka ibinook si The Farm at San Benito. Ayan, yun ang kailangan yung tandaan. Excited na siya. Nagtatatayo na, naglililimot. Excited. Hala, bakit ka nakadyan nakatingin? After siguro ng mga about 5 to 10 minutes na makita na daan, ayun na nakalagay, The Farm at San Benito. Kakana na kayo, eh, hindi ko alam kung ilang minutes pa from here. Siguro saglit na lang to. Wow, it's ganda so dito. Magical. Liblib na liblib siya. So, hindi ko lang sure pag sa gabi kung may ilaw ba itong mga sis. Pero kasi kung pupunta talaga kayo, ang check-in is alas 2. So, di naman siguro magiging problema yon. Tsaka, ang check-out is 12 naman, no? So, hindi naman kayo siguro aabutin ng gabi dito. Not unless gabi kayo pumunta. Kasi kahit alas 2 ang check-in, na-choice nyo naman yun. Kung gusto nyo yung gabi na pumunta. Ayan. Calabels. Calabels. There's a lot of calabels in here. Tapos meron pa dito sa... ano ba yun? Oh, yun. Sobrang bagal na kanina yan. Kanina pa kami sumasad-sad sa house. Sobrang bagal na yan. Nakita mo naman. Pero kanina talaga sad-sad-sad-sad kami. Ayan, may mga kalabaw. Parang tanga Jello eh. Nakakairita. Ikaw yung ano. Alam niyo yung katabi niyo pag nanonood sa movie na maingay? Ito yun! Siya yun! Ayan, hindi ko na nakuha ng daldal ni Jello. Puro yung pagdaldal niya. Ang daming ngitik! Okay, tapos kumaliwa ulit kami dito sa Tangob Elementary School. Medyo mahaba-haba ito na parang two-way siya na daan pero makitid siya. Hindi naman sobrang sikip mga CZ, ano. May part lang na feeling ko paggabi walang streetlight yun. Pero may mga residential din na area. Tulad niyan, ito residential area naman ito. At marami ding, oops, humps, di ba? Kita nyo naman sa video. Sa mga kanto naman, di kayo malilito kasi ayan, may nakalagay na signage ng The Farm, may direction na. Dodi, ano yan? Umalis ka na dun sa... Dumabas ka na dun. Nandiyan siya sa loob kanina. Ngayon naman, nandito na siya. Dodi! Ayan na siya, nandito na siya sa ibabaw. Nadya-jobs ka na ba? Malapit na po tayo. And it's slowly creeping in. Mama, ayan na siya. Okay. Testing the waters kung magagalit. Ayan, nasubsob ka tuloy dyan sa gilid. Ay, nako, Dots! What is new? Gusto niya kasi doon sa dulo. Ay, sorry! Kasi doon sa dulo, meron tong aircon. Ah, nag-sightseeing pa nga. Sniff, sniff. Naririnig na siya mga kumakawal na mga aso. Ayun. Dodi! Siguro malapit na talaga tayo kasi ang ganda na nung uniform na yung left and right. So, nice na iti. Ang ganda ng mga sound. More pa pala. Diyos ko, akala ko malapit na tayo. Ang dami pa palang pagdadaanan. Ito ba? Final na ba ito? Meron kasi nakalagay na The Farm. Baka ito na talaga to. Okay, hindi pa pala. May isa pa ulit sign. Akala ko sobrang lapit na.
Pero in fair, sementado naman yung daan. Though hindi ganun ka-smooth, pero kaya naman ng kotse namin. Natakot kasi ako kasi ito lang yung sasakyan namin ngayon, may pinapaayos dun sa Subaru. And baka mamaya yung dadaan katulad ng papunta sa mga beach dun sa amin na alam niyo yun, mabato. Hindi kaya ng sasakyan namin. And finally, okay naman siya. Ooh. Wow. Amazing. Ingay talaga ni Jello. Hindi talaga mapakali yung ano niya. Tanyangan niya. Ito na, ayan na siguro yung kanilang signage. Medyo shokot lang kasi bang in here. So, chinek in temperature nila Sir Jeff. And sa amin naman, for sure ganyan din ang gagawin mama. And then sinisanitize yung gulong ng sasakyan. Kami naman, it's our turn to shine. Kaya hawak ko si Dodi. Kasi baka magulit ako yung... Hawak mo? Oo. Ay, sige po. Ako din kuya. Kuya, pwede kasi may aso po eh. Ba, may aso baka maano kayo. Okay. Sige po, sige po. So dito lang pala kinuha yung temperature and sasanitize ni kuya yung gulong. Jeloy tsaka si Dodi lumabas kasi pupo siguro to or wiwi. And ako, alam nyo na, pag may aso kayo mga sis, tagal-tanggal ng balahibo. Kasi nandun si Dodi, bigla siyang pumunta dito. Tapos tatawagin na lang kami pag isaswab na kami ang dilim pala. Yung swab is, I think, somewhere here sa harapan. Kasi mukhang nandun yung mga nagbabantay na dalawa for testing nga. A few moments later. Palalisan. Ah, okay. Ito guys yung kay Jeloy, same doon sa akin na so, one line and then letter C siya, which is negative. Tapos may isa sign kayo and guys yung kit is okay lang kayo magdala pero dapat FDA approved. The one they're using here is ito, yung brand na yun. Ito yung punong way. Tara, nickname ko. Congratulations. Thank you po. Yay! Let's go, Dodi! Ooh, naubo niya yung pagkain niya, nandiyo yung pagkain niya sa babae. Hindi lang pinakain kanina kasi, magsusukot siya. Alam niyo, nakakakaba siya. Pero akala ko nasal swab, yun pala, ano siya, yung rapid test na prick. Tapos pag nag-positive ka dun sa prick, saka kanila i-nasal swab. Pero yung ibang guest nila, ang gusto, nasal swab agad. Parang may choice ka. So ngayon naman, dahil pasado na kami, pupunta na kami doon sa mismong area kung saan kami magsistay. And guys, again na, pwedeng kayo yung may dala ng kit, basta yung kit is FDA approved and ang brand na ginagamit nila is Longines. Yung sa amin, sina Sir Jeff yung may dala-dala. Dito kanina tayo galing, dyan, sorry. At ang blurred ng camera na to ngayon. Tapos ngayon, aakit na tayo. Akit ba to o ano? Dito na tayo and sila yung magpa-park. May valet naman. Let's go! Will be 7 a.m. to 10 a.m. We have the pescatarian here. Okay. 12 noon until 9 p.m. Okay. And then your villa po is here. Arrangement. We have 10:30 for the yin yoga. 3:30. Tomorrow po ma, meron kaming wellness talk or immune boosting juice. Okay, dito tayo sa number 36. Dodi, let's go! Gusto ni Dodi doon sa may mga bato-bato. Doon talaga siya dumaan. Swimming kami ni Dodi mamaya dyan. Pwede mo na sa slow, no? Yes. Okay, thank you. Enjoy. You can come to the front office if you need anything. Okay, thank you. So, dyan tayo pumasok and ayan yung quick overview ng room and nandito sa gilid yung pool. Meron siyang pool. Ayan. Tapos parang may river dun sa baba. Tingnan natin later. Nakasin ko yung paa niya, babe. Kumagaling siya. Sanitizer daw siya katulad na nakasulat dito. Pero nagbawal lang kami ni Jeloy ng alcohol just in case lang naman mga sis. Dito pala nagdala ko ng ano, ng pang-swimming kasi ang ganda ng pool. Maliit lang siya. Pero para siyang pocket pool tapos meron siyang overlooking. River ba yung nandun sa likod? Sa likod? Kasi parang meron rin ng river dun sa ano. Sa map na binigay sa amin. At saka alam nyo guys, feeling ko ha, hindi sapat yung isang araw para dito. Kasi ang dami nilang amenities na hindi mo mapapag-fit sa isang araw. Tapos may mga activities pa bukod dun sa amenities. So paano na yun? Kailangan nating bumalik. Agad-agad. Siguro after ng wedding mga CZ. And sanitize. Okay guys, tapos na ako mag-spray ng alcohol sa mga alam kong pagsistayan namin. And bibigyan ko kayo ng very very quick tour dito sa Nara Villa at yung pangalan nito or Nara Pool. Kasi nga si Sir Jeff yung nag-book nito so parang kami, doon na lang kami after booking mga sis. Before pala tayo lumabas, meron sila ditong something dito sa my bed and ayaw mag-buko sa akin. We have Luna's Living Oils Buzz Off Mist Spray so for insects and then a very cute stainless tumbler and drawstring pouch, tama ba?
Ang laman niya sa loob ay sling bag. Okay. Sling bag siya na The Farm at San Benito. Na pwede mong pagdalahan ng water, pwede mong ilagay sa loob, ganyan. Lalagay natin sa loob. And dito mo na din isushoot ang iyong buzz off spray. Just like that. And ayan. Tcharan! Sakto kasi wala talaga akong dalang maliit na bag. Bukod doon sa aking parang overnight bag, yun lang. Okay, after nun, aside from the bed, meron tayo ditong parang, ano bang tawag dito? Chaise lounge. Tatabi ng pool and then a small sitting area. We have the TV. Sitting area again. And another sitting area, mga CZ. Pero parang hindi ka naman uupo na uupo lang dito sa dami nga ng pinapresent nila amenities. Papasok na tayo ngayon sa bathroom. Yung bathroom, meron siyang tub. Ito yung tub and then merong toilet and then shower room, tapos itong labas na to, cabinets, his and hers na sink. Itong labas na to, it leads to the pool. Para siguro pagbasa kayo from the pool, dire-diretso na kayo dito sa bathroom para hindi na mababasa yung inyong bedroom area. Ang pool lang init. Mainit. Ay, gusto ko nga malamig. Si Jelly kasi gusto niya mainit. Ako naman gusto ko malamig. Ay, Dodi, huwag kang tatalon dyan ha. Bigla kasi siyang tumalon dun sa pool sa condo. Naingit kina Jelloy. And dito, ano ba to? Ito yung curious ako. River ata to, Jelloy, no? Kaso hindi natin kita eh. Ayun siya pa ganun. And ayan. Ang ganda naman dito. Kaya nga eh. Sobrang nakakarelax. As in, napapaligiran ka ng nature. Tapos pet friendly pa sila. At saka mura guys yung charge nila for the pet. I think 700 pesos per day lang yung pet. So okay na okay. And ang food nga lang, walang room service ata. Parang dun lang sa Alive or Pescetarian. Alive is the vegetarian na restaurant nila. Oh, bababa nga. Tapos si Pescetarian yung kanilang seafood restaurant. Alam niyo yung hindi ko alam, nasa dinami-dami ng aking bag. Ay, hindi ko na dala ng maliit na bag. So, ang gagamitin ko yung binigay nila dito and nilalabas ko lang yung mga laman ng bag ko. Alam niyo yan, every travel, ang pinakauna kong gustong gawin ay maglabas sa mga dapat ilabas. Para wala na akong iintindihan, di ba, na pagbalik ko, malinis pa din yung kapaligiran. So, maglalagay lang ako sa loob. Buko doon sa water bottle and then doon sa mist ng wipes. Ayan. And then, alcohol na itatali ko lang somewhere here kung saan pwede. Ito, pwede ata. Bigay ito sa akin ni Sweet 1989. Thank you sa sinend ninyo. Pero okay din kasi itong bag na to ay pagaan. Yung mga bag ko kasi wala pang laman. Ang bibigat na. There. Ayan. Sakto. Of course, wallet and lip tint and cellphone. Ayan. Si cellphone siya. Suotin natin itong bag. Pero mahaba itong strap na to sa akin. Ay, sobrang haba niya. Ito, itatali ko na lang siya. Dito. Wait lang. Hirap itali dito. Ayun. Gusto ko lang yung maikli. Para, di ba? So, ganyan lang siya. Yes. Fashion. Tipat ko na lang to sa kabilang side. Tapos, sa labas kami ni Jelloy. Dahil nauhaw ako. Ang init. Alam niyo, para talagang hindi magpapasko. Kasi ang init lang pala ngayon. Ayan. Diyan. Para meron akong dalaan ko. Anywhere. And dito sa loob, tinatanggal yung mask para makapag-breathe ka ng fresh air. Since lahat naman kayo dito ay nag-test bago pumasok. Tsaka yung mga staff dito sa loob, ang pagkakaalam namin, hindi talaga sila lumalabas. Let's go! Nagliliwaliw siya. Tuwang-tuwa siya, pero dala namin yung map since it's our first time. Pero definitely, kakapasok pa lang namin. Babalik kami with family and friends. Alam niyo yung resort siya, pero hindi mo kailangan makinggil sa mga ibang guest. Kasi by villa yung dating niya. Although, syempre, yung mga common area, you'll get to mingle with other guests. At least, ano yun, merong test na negative blood nang pumasok dito. Dadaan na lang namin sila, Sir Jeff. Tanungin namin kung anong mga binook nila na massage. Pero yun talagang isa sa nilulook forward ko dito. Yung massage. Diyos ko, ang tagal na walang massage. Alam nyo, nagta-tiger balm talaga ako lagi. Like legit, ang lakas ko umubos ng plasters dahil wala nga massage ngayon. So kay tiger balm na lang kumakapit. Pero iba rin if merong massage na alam mong kampante ka na negative kayo pareho ni ate kung sino bang magmamassage sa'yo. Cute! Merong ano, scooter sila, Sir Jeff. Pwede kayo mag-scooter dito. Talaga ba? Dumaan lang kami sa kapitbahay namin and pwede palang tumawag for tour. So mag-ask kami ng tour. Pasensya na kayo kung medyo shaky kasi downhill to. Yung tunog dito, parang yun lang yung maririnig ninyo. It's just peace and us. Pero gutom na ako. Gutom na talaga ako. Ha? King of the jungle yung dating. Gustong-gusto niya. Naglalakad. Parang siya layo na naka-straight. Alam mo ba yun? Definitely. Expect na more lakad dito. So, kumain man kayo, mababurn nyo rin yun. May mga downhill, may uphill. Iiwan ako ni Jello. Yung mga ibang guest, kanina nakita ko, nakapulong, gaganda na suot, nakadress. May dala ako, pero baka mamayang gabi na lang yun, siguro after ng massage. Kasi maliligo pa sana kami ng pool. Or hindi namin alam kung mauuna ba yung massage. Ang dami kasing pwedeng gawin.
Ayun, parang 100 meters pa lang kami naglalakad pa akyat. Hinihingal ako. Parang mga 200 meters pa lang yung nilalakad ko. Diyos ko, ang lala. Pero more lakad. And thanks to the bag ni the farm. Gamit na gamit. Nag-a-ask kami for massage. Dodi! Dito kasi kami sa isang resto. Kaso ito yung vegetarian eh. Si Jello eh, hindi kumakaya ng veggie. So, dun kami sa may seafood. And dala-dala niya ang kanyang handy-dandy map. Kasi handy si Jello yung bahala dyan. Mamap-map ka pa. Pero yan lang pala. Nangihingi yung mga duck ng pagkain. Going dun sa seafood restaurant nila. Uy, merong blue ternati or hindi ko alam kung anong pangalan talaga niya na ano, basta butterfly pea. Meron din sila going dito sa restaurant. Parang sarili nilang garden. Ito pa ko to. Gusto ko to. Pang salad. Ayan. South Pool. Kaso may harang na ganito. Ayan siya. Walang ganong tao. Bawal kasi magpakita na ibang guest sa video. Kailangan mo iscan yung QR code para dun sa menu nila. As well as yung mga other services dun sa spa. Kailangan din na ganyan. QR code. Okay din yan. At least diba yung mga menu kasi yun yung madalas hawakan ng mga customers. At least walang tinatabaan na ibang guest dito sa video. So ang schedule namin is 7 for live blood analysis. And then 8:30 meron kami yung suob and massage ba? Tama ba? Or massage lang? Tapos tingnan namin kung abot kami ng another meal na magtuturong service. And then tomorrow, bukas ko na kayo itutur kasi medyo ngayon, pababa na yung araw. Baka hindi na ganun ka-bright kumbaga sa tour. At least meron pa tayong kumbaga second day ng vlog. I'm sorry, hindi ako gaana nakapag-vlog doon kasi yung sarap ng kwentuhan namin ni Ma'am Ikoy and Sir Jeff of La Belfet. And of course, in-enjoy din namin yung pagkain. Ang sarap ng mga pagkain. So kung hindi kayo nag-vegetable, so meron peske. Tama ba yung pagkakapronounce ko? Peske restaurant yung pangalan niya. And ang in-order namin is yung tuna tail, tapos ano pa ba? Yung seafood platter. Masarap sila. Ngayon naman, pupunta muna kami ng reception ba tayo, Jeloy? Reception. Hello po. Kasi, tatry namin kung saan yung susunod namin na gagawin. Nakakalito siya dahil unang beses pa lang. Pero definitely, like yung mga kasama namin, si Sir Jeff and Ma'am Ikoy, sanay na sila. Kaya, di na kailangang i-tour pa dito. Actually, pwede na nga ata sila, Jeloy, mag-tour sa atin dito, diba? Oh, kasi sanay na sanay sila. Nakakahapo nga lang, ano. Parang feeling ko mababurn ko lahat yung ikinain ko. Dahil medyo, mahaba yung laka rin. Andun pa rin yung mga ano. Ah, nakatigil na sila. Hello po. Hello. Dodi, ano yan, Dodi? Tapos yan, gilid yung pagtapos eh. Oo, gumigilid siya eh. Minsan lang sila. Yung ba yung tinatawag na bibe? Mga bibe? Mga bibe. Tour kita mamaya dito, babe. Ay, gusto mo i-tour kita? Oo. Oh. Alam mo saan? Saan? Sa puso ko. Ano ba, Jelly? Ayun to. Nakaramaliit lang ganyan. Ito po, 2 years old na. Ano dahil dito na lang kayo sa gitna ng live? Doon ko na lang sa ano? Live blood analysis. Dito lang sa tabi ng reception. So, tutusukin kita dyan. Okay. I-anti ano muna natin. Parang tatanggalin natin yung germs. Tapos, kuha lang ako ng 1 drop of blood. Tapos, ilalagay natin dito. Okay. Tapos, ipa-flash naman po natin sa screen yung ano. Sige po. Okay lang po ba na dyan tinitinig kanina? Ah, dito rin ba? Opo. Pero okay lang wala naman pong problem. Oh, sige po. Ano. Yun nga lang, syempre, masasaktan siya ulit. Inhale. Exhale. Inhale ulit. Pasensya na po. Masakit ano din? Hindi, yung katulad din kanina. Nakakagulat. Same finger yung nilagay mo? Oo. Doon ako sa kabilang butas. Okay. Hindi ko naman na ano ulit. Kulan tayo ng konti. So, live blood analysis. Jalan, ready ka na. It's another prank. So, ito po siya. Ooh. So, Anna, this is your blood. So, titingnan natin kasi yung lahat ng gumagalaw sa'yo, lahat ng hindi gumagalaw like ito, hindi yan sa'yo. Oh, kung may nakikita kang nakastop, it's not yours. Also, this black dot here, those are not yours. So, let's scan. So, kaya ko tinitingnan to kasi gusto ko makita kung sa'yo yun or hindi. So far, hindi siya gumagalaw, so it's not yours. Okay, so, Miss Anna, well, ideally, red blood cells should look like this. Okay, nakikita niyo po, bilog. Tapos gusto po kasi natin ang red blood cells hiwalay. Para pong ganito, bilog. Tapos magkakahiwalay po sila. Okay. If you would notice, yung red blood cells mo... kasi po, kung halimbawa yung red blood cells ay hindi masyadong... Yung parang ang daming maliliit at ang daming malalaki. It's a sign actually of what you call B12 deficiency. So, B12 deficiency. It's a form of anemia. Tapos, ang isa pa nating tinitingnan ay kung yung red blood cells ay merong puti. Ito rin po, ma. Ito ang nangihina. Ito ang nangihina. Ano yung hina? Ayan siya.
Anong pagkain ang maraming ayorn? Fish. meat. Meat. Marami siyang ayorn. Do you eat meat, by the way? Pero mahina po ako mag-meat. Okay. So anyway, so fortunately, wala kang B12 deficiency. Tapos yung iba mong red blood cells, may white spot. Kaya nga po pa ganyan, ganito po siya. It's suggesting digestive imbalance, intestinal stress, or poor digestion and absorption po. Okay? A few moments later. Pipilisan ko siya. Bale, I'll tell you to inhale, exhale. Sige, dito ko ba tinusok kanina? Sige, dito na nga. Chili, ang dami mo excuse. Makabila ko mas okay. Ano ba sasabihin ko sa'yo? Gagawin ko na lang. Sige po daw, huwag nyo na lang sabihin. Kasi nag-anticipate. Na-anticipate ka kasi lalo kang na-ano eh. Hindi, pwede naman. Ano ito? Giliagawa mo! Sabihin na ako. Sabihin ko sa inhale. Makinig ka lang kayo, katulad ng akin kanina. Gagawin na. Sige, hindi ko. Huwag hihilahin na. Hindi, pwede ba? Kasi pag hinilang, mo lalo kang masasak. Oo. Basta magbilang lang. Kasi kanina naman. Makinig ka lang kay Doko ang sasabihin sa inhale, exhale. Sige, inhale. Wait, naninigas ka. Pag naninigas ka, lalo masakit. Lalo na ako. Ang bilbo ata kayo. Tingin ka sa akin, ha? Tingin ka sa akin. Nakikita ko po kasi. Sige. Tingin ka na lang kay... Hindi ko talaga alam. Hindi naman siya masakit talaga, Daisy. Pero hindi ko alam ba't katakot, no? Meron na ako nakitang bata. Nakita niyo na ba yun sa YouTube? Yung kumakanta ng I Love You Baby? Hindi ba po? Yung hanapin niyo. Ano siya? I-injectionan siya. I love you, baby! Tapos kumakanta siya, I love you, baby! I love you, baby! Na yun. Tapos umiiyak siya. Habang umiiyak siya. Hindi mo kayang gayahin. Jello, I love you. Hindi naman siya masakit eh. Pero hindi ko alam bakit anong ulit. Di ba may trauma ka sa ano? Basta injection lang po eh. Or extraction. Kahit ano sa dalawa. Pero kunyari, mga palo ng balakas o kaya latigo, mga ganun. Pwede. Okay lang eh. Kunyari. Or... Pareho lang. Sige, scan ko muna ha. Tingnan natin. Naku, ayun, may white spot. So, tinitingnan natin. Ito, hindi. Di ba may nakikita kang ganito? Yan. Since hindi siya gumagalaw, it's not yours. Hindi kasama yan. Ay, ito yun. Tingnan nyo to. Yan. Apa. Tingnan mo yun. Mga bacteria. Mga bacteria at parasites. Good bacteria po yan. Sana po. Hindi naman po kasi natin malalaman kung good or bad sila. Okay. Pero if ever kasi good or bad sila, itong mga white blood cells na ito, pupunta sila doon. If ever, parang nakainin if bad sila or harmful, pero kung good sila, they will just be left alone. Okay. Lundi, tara na. Makatulog na siya. Bye-bye! Ay, tara na. Let's go. Friendly naman ang inyo. Let's go. Pwede ba? Tingnan ako sa tabi ni Kuya. Bakit pala yun? Ano ba yung tatalo na animals dito? Apo, nga pa yung parang kay Scooby. Yung malaki. Apo. Nandito, malaki na. Nakakatakot. Yan yung pinakamagandang view dito yung ride. Kasi matagal na. Apo. Ang mahugan niyo is yung pinakamaganda. Parang naran yung... Apo, naran. Ano yung pinakamahal? Yung mahugan... Lakan po. And then, lakan. Ito na tayo. Pwede po mag-wokay o mag-wokay. Mag-wokay yung maiikat na kuya. Apo. Thank you, kuya. Thank you, pa. Bumaba na kami pero wiwi lang si Dodi bago kami pumasok dito sa Healing Sanctuary. Hintayin, nag-aamoy-amoy na siya.
Ayun na, umihi na siya. Ang dami. Anyway, yung ginawa kanina, parang more of like a science class and explain kung paano yung structure ng red blood cells, kung bakit naging ganun-ganun. Yung sa akin daw, patong-patong, which is a sign of digestive imbalance. Kailangan ko daw itso ng maayos yung food ko. And what else? Ano pa ba sinabi sa akin? Wala naman daw akong B12 deficiency. Na usually, merong white spot sa red blood cells. Pero meron akong mga red blood cells na may konting white spots. Hindi lang daw ganun karami, kaya hindi naman deficiency. And then, what else? Ano pa bang sinabi sa akin? Eat more green leafy vegetables kasi mabilis daw mamatay yung red blood cells ko. And yun, tapos halos pareho kami ni Jelloy. Kay Jelloy nga lang, may mga bacteria daw. Good bacteria daw yun. Pero hindi kasi sure kung good or bad bacteria. Ayun. Ito na tayo. Pasok na tayo. Cute naman ito sa gilid. Let's go. May pool din siya dito sa may likod na area. Lumabas lang kami sa gate. Pinauubo kami pero kasi habang nag-wait, lakad-lakad lang kami dito. Sobrang nakaka-relax kasi wala akong maririnig kundi crickets and yung lagustos ng tubig. Ayan yung katulad ng mga ganyan. Ito parang infinity pool ata ito. Wait lang kami. Sana mag-behave si Dodi habang nagpapamassage kami. Tayo. Parang separate room siya. Welcome to the treatment floor. By the way, I'm Rona and that's Diana. We will be your therapist. Okay. We'll be having first the soup. Okay. Ang soup po is a Filipino traditional steaming po. Okay. Meron po siyang steamer sa ilalim with different kind of herbs. Apo. And then after that, while you're having the steam po, your feet will be soaking on a warm water din po. It will actually make it po. Then okay. I-cover up po namin kaya nung sa yung nagtapeta. Okay. Para at least no steam. Ganyan pala yan, binabalot siya. Ito muna tayo. Oh, hindi na ako pwede maligo pagkatapos yan. Oh, dan, grabe. Namiss ko magpa-massage. Oh, Dodi. Ayan, nagtitilang kami dito. Tara na. Hungry na si Dodi. Kailangan na namin bumalik. So ngayon, naglalakad na kami. Pabalik ng villa. At sana mahanap namin kasi hindi namin alam ni Jelloy kung saan na ulit yun. Pero basically, may mga signage naman. So mukhang siguro mawawala dito. Dodi, sino yan? Dodi, ano yan? How scared? Naglayuan sila kay Dodi. Okay, bye. Swimming na kami. You're not one of us. Sobrang cute nila. Habang si Dodi umiihi dito sa gilid ko. Ano, ngayon wala na sila matapang ka. Medyo nalito lang kami ng konti, but ayan, na-figure out namin ang daan. Actually, si Jagger lang, hindi pala ako. Sumunod lang ako. And pag mag-isa ka, medyo orkot lang siguro ako kung mag-isa ako dito, Jelloy. Dala-dala na ni Jelloy nung ano, dinner namin. Kasi nga sarado na hanggang, I think, anong oras lang, Jelloy? 10? 9:30, yung last call. Pero hanggang 10 talaga sila na open. Eh, alam namin, susobra kami doon. Dodi, dito na tayo doon. Dito tayo kakain, Dodi. Open natin yung light switch. Tayo sa may balcony. Kakain. Ayan. Wait lang, Dodi. Tanggalin natin yung tali mo. Come on. Wait. Tanggalin natin. Oh. Ang kulit ni Dodi. Tumatakbo-takbo pa eh. Natatakot kami. Baka kasi mahulog siya dyan. Pero tumatakbo pa siya papunta dito. Anong pinupuntahan ni Dodi? Ah, gusto niyong pumasok. Obse sa aircon, opak. May naglagay ng, tawag dito, ng panglamok, ba? Diba? Tapos yun, binuksan yung mga ilaw. Hindi siya magpakalikot siya, naikot, Dodi. Open lang natin to kasi dun tayo kanina sa labas. Dun na din kami kakain ni Jelloy. Si Dodi ay nag-iikot-ikot pa din. Ang saya-saya niya. Jelloy, tumapat na naman siya sa aircon. Sa lahat ng pupuntahan namin, kailangan nakatapat siya sa aircon. Saya-saya niya, oh. Ang saya-saya. Oh, yun na. Nag-open na, Dodi. Look, oh. Open. Go. Saan niya gusto pumunta dun? Nandiyan, tumatakbo siya. Ang saya-saya niya. Umikot pa. Oh, iikot na naman. Kumukuha ko ng tubig. And nakita ko nag-turn down service din nga talaga sila. Merong cookies. Dali natin sa labas. Kasi kakain din kami. Then, dadalhin ko din yung fruits. Para makakain kami ng fruits. So, ayan. Sige. Kay Dodi, ang binaong corned beef. Ayun na siya nandun sa labas. Medyo natatakot lang ako sa kanya dun sa may area na yun. Kasi, ano yung river na yung baba na yan eh. Kanina nagtatakbo siya. Pinalian ni Jelly, takot din siya eh. Ang food namin ngayon is shrimp gambaretti. Best seller daw nila dito. And then, grilled tiger prawns with asparagus. Pero small portions
lang ito, especially ngayon na may gabi na. Tanggalin lang natin ito para makapag-umpisa na kami ng dinner. It's now 11:10, parang mga ganyan. Tama ba? 11:10 na. Yes, 11:12 and sakto, maga kami matutulog. Dahil bukas, Jelly, anong oras ng ano natin bukas? Programs? 9 bang magsistart? Mga gawin? Sure ka, 9. Sabi kanina. Pero kasi kung 9 yun, kailangan... Pero naman, alas 7 na dito. Magsiswimming pa tayo umaga. Tsaka, naka-breakfast na dapat tayo. So, ang aga namin bukas, buti na lang. Mga 12 siguro makakatulog na kami, hopefully. Ang ganda talaga ng buwan. Kitang-kita siya dito. Exactly, gitnang-gitna dito sa villa number 36. So, kung mahilig kayong manood ng buwan, ayan, pakita ko sa inyo, ah. Wait lang. Ayun siya, nandito siya. Kung ilalagay ko siya dito, ayun! Kitang-kita, oh, sobrang gitnang-gitna dito sa villa namin. Ipulang kayo dito, muni-muni, ganyan. Hehe, ang aming pagkain. Very small, but okay lang kasi gabi naman na gambaretti. And then... shrimp with asparagus. Ayaw niya pang kumain. Naligo na kasi ako kanina nung massage. Ang init daw sa paa ng water. Ayan na siya. Nandyan siya. Binabantayan niya yung tulo na yun. Night swimming ka dyan. Kain ako dito. More than the swimming, mas gusto kong kumain. Ayaw niya dyan yung kumain. So, kain ko na lang siya. And then, cookies. Although, may dala naman kami mga snacks. Bago matulog, uminom ng mga dapat inumin. And end ko na din yung vlog, mga CZ. And tomorrow, magtutul tayo dito pagka okay-okay na yung araw. Dahil kanina nga medyo pahapon na and baka hindi nyo makita ng maayos yung mga pupuntahan, ganyan. Nakaready kasi kami mga around 5:30 na ata yun. Eh, medyo palubog na yung araw ng mga oras na yun. So far, so good on our first day. And di ko alam kung bakit hindi ako nakakapunta pa dito. Eh, taga Batangas din naman nga talaga ako. Ito kumbaga yung pinakamalapit sa amin na getaway na ganyan. Yung may mga massage, mahilig pa man din kami ni Jelly sa mga ganito. But definitely, unang punta ko pa dito, hindi pa ako nakakapag, alam niyo yung tipong overnight talaga. Definitely, will be back. Kahit hindi pa kami nakakaalis, will be back. Ito kasi mga gusto namin ni Jelly, mga chill lang, massage, and sobrang tagal yung huling massage ko. Parang January ata yung huling massage ko, o February ba yun? Basta bago magsimula ng lockdown. Kasi walang isang buwan talaga na hindi ako o hindi kami ni Jelly nagpapamassage. Kasi hodang yun yung mga mumurahing massage lang, and go, basta nagpapamassage kami lagi. Kaso sa panahon ngayon, nakakatakot magpamassage kasi hindi mo alam kung sino magpamassage sa'yo. Safe ba? Kaya super tondawa kami. Mahinom ko na to. Maraming salamat guys sa panonood, and see you on our next videos. Bye-bye!